So, hello, hello po mga kapusa, kapakayo, lover cats, at sa lahat po ng mga cat lovers. Today, yes. Kasama po natin si Princess Chanel. Ayan. So, mag-one month na siyang na-stud ngayon. So, nakita ko, nag-pinkies na yung kanyang mga nipples. Ayan. So, napakaganda ng balahibo niya. Pero, naglagas po siya. Ewan ko ba bakit. Pero, nung nakuha ko kasi siya nung na-rehome, ganito na halos yung balahibo niya. Pero ngayon, mas naging okay naman. So, napakapihikan. Si Princess Chanel, gusto niya, habang kumakain yan, gusto niya binabantayan ko. Kung hindi ko binabantayan, iiwan niya din yung food niya. So, dapat talaga nakabantay ka. Ayan yung pagkainan niya, oh. Kung wala ka dito, kung hindi ko siya binabantayan, so wala today, talaga. Today, usapang hairball po tayo. Yung sinusuka o nilalabas ng ating pusa na parang dumi, pero hindi po siya dumi. Mga hibla po ng balahibo niya na pahaba. Yun. So, normal po ba ang hairball ng ating pusa? O yung fur ball ang ibang tawag nila? Mga kapusa, hindi po normal ang hairball ng ating mga pusa. Ito po yung excessive grooming o yung todo linis ng katawan nila, so nakakain yung balahibo. So mainly ang problema po doon kaya nagiging excessive grooming sila is meron silang skin disease. Meron po sila mga parasite. Po, pag hairball po ang ating pusa is nagkaka-anxiety o na-stress. At meron siyang hindi mapakali dahil siguro nangangati yung kanyang skin. Yan. At saka nagkakaroon ng mga maraming buhol-buhol. Kaya nag-excessive grooming. Todo linis. Complicated po ng hairball sa ating cats. Lalo na kung nalunok na nila at napunta na sa kanilang chan yung hairball, pwede po yung magbara. Or, ilalabas po nila ulit yon ng kulay yellow na bilog-bilog. So, napaka-complicated po. Pwede po yung hindi kumain yung ating mga cats dahil doon kasi nakabara yung hairball. Usually po nagkakaproblema ng hairball ay yung mga long hair. So, 73% po sa mga pusa, yung mga long hair po ang problema sa hairball. And 10% naman po sa mga short hair na mga cat kasi yun nga, maikli yung balahibo. Napaka-complicated po ng cat natin pag nagsuka siya ng hairball. So, observe po nating maigi. Yan po ay nagiging cause ng walang ganang kumain, hindi siya masigla kasi nababara po yung hairball at wala, yun po yung issue para hindi siya kumain. So, idalhin po natin kagad sa vet kung ganun na yung sign ng ating cats. At minsan is nagkaka-stomach problem sila, yung indigestion, hindi na da-digest yung kinakain. So, ano po ba dapat gawin natin para maiwasan ang pag-hairball ng ating pusa? Ang pinaka number one po is yung everyday na pagsuklay sa ating pusa, yan, para maiwasan at makuha yung mga dead hair nila. So, para kahit mag-grooming sila, hindi nila makain yung balahibo. At kung maaari, kung long hair talaga, is itrim po natin para mabawasan yung mga paglalagas nila. Yan, napakahirap po pag naglalagas sila, especially summertime ngayon, mainit, di ba? And isa pa po is i-check po natin kung saan banda yung kanyang laging linilinis. Bakit po natin aalamin kung saan banda yung lagi niyang linilinis? Kasi baka po yung part na yon is may sugat or may kuto, yan, may parasite doon. Kaya doon yung part na kinakalbo niya, doon yung kinakate niya, tapos nakakain niya po yung balahibo. Hindi po natin gamitin is gumamit tayo ng anti-flea, kagaya po ng Dettix, Advocate, para sure na wala pong parasite o pangangati yung ating pusa para maiwasan po ang hairball. Ayun si Daddy Dexter naman, kinakain mo yung pagkain ni Chanel. Diyos mio. Ayan. Andito po sila. Nakabantay sa akin. So, yan. Ito po yung days na
hanging out with my cat. Pangatlo po is kailangan po nating alamin kung ano po yung nakakapag-anxiety sa ating cats or kung ano po yung nakaka-stress. Kung gusto niya is nakasarili siyang bowl or may kaaway siya, merong nambubuli sa kanya. So alamin po natin yon. Kung ganun po yung nangyayari is hiwalay po natin yung ating cats para hindi po siya magka-hairball. Another thing po para masolusyonan yung hairball sa ating mga cats is pakainin po natin sila lang konti, like 5 times in a day na small portion para hindi mabigla yung tiyan nila. And pwede din pong bumili tayo ng pagkain na maganda sa para sa may hairball na cats, like yung sa Royal Canin for hairball, yun, meron pong ganun. Maganda din po ang fish oil para ma-improve yung sa hair or coat ng ating cats para hindi madalas maglagas at pag nag-grooming sila, hindi po na naglalagas yung ating cats. Yan, nako, nag-hit na naman po si Miss Peachy, ayan, inano na ni Sir Dexter. Ayan, so... Yeah, hit po today si Mami Peachy. Ayan. Lalaki na po kasi ng mga kitten niya. Ayan, oh. So, mga kapusa, nag-quit lang po ako sa Pilipinas, yung mga cat ko. Hindi po ako nalulungkot kasi pinapare-home ko po sila dun sa mga makakapag-alaga sa kanila. Like yung mga buntis po kasi, napaka-selen yan pag nanganak. So kung hindi rin po mapokus, mamamatay lang po yung mga kitten. So napaka-sayang so, naman. So yung mga tanong po nila kung bakit nire-home ko na is para mapokus po ng mga ibang mga cat lover. Yan. Kahit na po mabuntis mga anak at nire-home ko, hindi po ako nagsisisi, hindi rin po ako nalulungkot. Kasi alam ko na yung mag-re-home po is maaalagaan niya. At sa kanya na po yung swerte. I-share naman po natin sa iba. Hindi naman po yung laging tayo. And napaka-happy ko na po kasi napaka-dami ko ng naging pusa. So, kawawa naman po sila. Napaka-unfair sa aking mga cat kung mapapabayaan lang good sila. Thing naman po sa mga nag-rehome ng cats ko is mga regular client, then mga naging kaibigan, mga kaibigan na po sa pagpupusa. Yan, si na mama, si Ma'am Benusa, napunta po si Jasmine sa kanila. Si Sir TJ po, napunta si Hensi, at saka si Sasha. So yan, buntis na po nilang nabili yun. So nanganak na sa kanila. So alam ko po na may-spoil po sila at matutuunan ng pansin at maaalagaan po yung mga kitten. Tsaka po si Sir Jonathan, yan, napunta po sa kanya si Luna, yan. 8 po yung kitten niya. So, ngayon po si Miss Orange na lang na buntes, yun po ang inahanapan ko. At saka yung mga pang-stud service, sina Sir Blue, Sir Jasper, yan. Pag napunta po sa inyo, napakaswerte nyo kasi mga proven. Napakahirap pong humanap ng proven. Again, hindi po ako nalulungkot kung napunta sa kanila yung mga pusa ko. And instead, masaya po ako at ma-share ko yung aking mga cat at alam kong okay po yung kalagayan nila. I mean, maaalagaan at mabagbibigyan na po. So, dun sa pag hairball po, mas... bigyan po natin sila ng mga supplement, vitamins like Coachine para maganda po yung balahibo nila, less paglalagas at siguraduhin po natin na sa malamig silang lugar, hindi po yung mainit. Kasi kung mainit po papawisan yan, yun ang magkakos po ng paglalagas at magiging cause din po ng hairball sa ating mga. So I hope may napulot po kayo sa ating vlog again today and... Yan, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagsasubscribers sa ating channel at sa mga nanonood. At kung gusto po ninyo, may share po natin ang ating mga vlog sa ating mga kapusa, lalo na yung mga first-timer, para magkaroon po sila ng idea sa pag-aalaga ng pusa. Especially kung
makakitan pa po yung kanilang mga Thank alam. Thank you for watching my vlog and keep safe po everyone and both wisely po. So, respect lang po kung sino man po ang inyong iboboto. At sana po ay supportahan po natin kung sino man ang manalo. So, ako po is BBM. Yan, malinaw po yun. And thank you.